Minasang, konnichiwa. God bless you po sa inyong lahat at welcome po sa Lesson 15. Ang ating pong unang pattern sa Lesson 15 ay verb te form mo ideska, ideska. Yung dalawang i po rito, hindi mo po siya babasahin isa-isa. E-extend nyo lang po yung isang i. Magiging ideska. Ulitin po natin. Verb te form mo ideska. Ang ilalagay po natin dito sa unahan ay verb te form. Ang ibig sabihin ng pattern na yan ay pwede po bang or maaari po bang. Para mas makilala natin ang pattern natin, basahin po natin ito. This sentence pattern is used for asking permission to do something. Ito pong pattern na to ang gagamitin natin kapag po tayo ay magpapaalam or hihingi ng permiso bago po natin gawin ang isang bagay. Dapat po sana na master nyo na ang pagkuha ng verb te form. Kung hindi pa po, ina-advise ko po na sana maging matyaga po kayo sa pag-aaral ng verb te form. Maaari nyo pong balikan yung video po natin tukol po sa pagkuha ng verb te form. Ang unang pattern po natin ulit ay verb te form mo ideas ka. Ibig sabihin, pwede po bang or maaari po bang panghingi ng permiso. Example po tayo, kono den wa otsukai mas, gagamitin itong telepono. Ang mga sentence po natin gagamitin dito ay manggagaling din po ulit sa ating mga previous lesson, katulad po ng lesson 14. Yung lesson 1 po kasi at hanggang kay lesson 13, ito po yung pinaka-foundation po ng ating sentence pattern. Kasi doon po itinuro yung particle, kung ano yung mga gagamiting particle, papaano si adverb time at lahat-lahat po. Ang gagawin lang po natin doon sa mga ating mga previous sentence, yung verb lamang po ang ating gagalawin. Kaya sana po yung mga pattern natin na mga nauna dapat po ay alam na alam po natin at hanggat maaari ay nasa ulo po natin. Ngayon po, translate po natin ito sa panghingi ng permiso. Kono den wa o. Tapos po itong ating verb na tsukaimasu, kikilalanin po natin siya kung group 1, group 2, or group 3. Ito po ay group 1 kasi naka-e-line. Kapag group 1, tatanggalin lang po natin siya at meron tayong ipapalit. Kopyahin po muna natin yung tsuka. Yung i po, ang grupo niya ay ichiri, ichirite. Kaya ang kapalit niya ay chisaitsu at te, naging tsukate. Ilalagay na po natin yung ating pinaka-sentence na pattern. Mo, ideska. Basahin po natin. Kono den wa otsukate mo ideska. Ibig sabihin, pwede po bang gamitin itong telepono? Pabalik po tayo. Pwede po bang gamitin itong telepono? Ngayon, marami pong paraan kapag ikaw ay papayag. Una po, hi or e. Pero po, mas magalang po si hi kaysa kay e. Kopyahin nyo lang po uli yung verb natin. Tsukate mo ides. Hi, tsukate mo ides. Ngayon, may pagkakataon ng ating mga kausap ay gumagamit ng yo. Magiging hi, tsukate mo ides yo? Or e, tsukate mo ides yo? Kaya lang po kapag nagkaroon ka ng yo, parang ma-authority po siya. Ang gumagamit po kasi nito ay mga higher person. Ang ibig sabihin po nito ay, opo, maaari or pwede, nyo pong gamitin. O kaya naman, hi or e, kunin natin yung ating pinaka-verb, tsukate. Babalik tayo sa pattern ng lesson 14, yung pattern number 1 na pang-utos na kudasai.
naging hai tsukateko dasai, ibig sabihin opo, please gamitin mo. Ngayon, mayroon po tayong mas maiksi na sagot na general siya na kapag papayag ka, pwede mong sabihin hai ides. At pwede siyang lagyan ng yo. Hai ides yo or hai ides or yung e natin. Ibig sabihin po nito, opo, pwede po. Yung ides, pwede po or maaari po. Katulad ng sinabi ko, yung yo kanina ay medyo may authority po ang dating niya. O kaya naman, hai ides, lagyan natin ng yo. Tapos yung salita natin na dozo. Hai ides yo dozo or hai ides dozo. Ibig sabihin, opo, pwede po, sige. Parang ganun, sige, winiway mo na siya. Basahin po natin lahat. Kono den wa tsukate mo ides ka? Hai tsukate mo ides or hai tsukate mo ides yo? O kaya naman, hai tsukate kodasai. Or hai ides or hai ides yo or hai ides yo dozo. Example pa po tayo, koko de tabako soimas, ibig sabihin maninigarilyo dito. Kung naalala nyo pa po kung saan po mangyayari yung action, ang particle po natin doon ay particle de. Gawin po natin itong panghingi ng permiso. Ngayon po, yung soimas natin, kilalanin po natin siya. Kung group 1, group 2, or group 3. Ito po ay group 1 kasi naka-e-line po ulit tayo ngayon. Tanggal po natin siya. Ngayon po, sulat natin yung su. At yung i, ang kapalit niya ay ichiri, ichirite. Yun po yung kanyang grupo, chisaitsu at te. Naging sute plus mo. Ides ka. Koku de tabako sutte mo ides ka? Ibig sabihin, maaari or pwede po bang manigarilyo dito? Ngayon po, ang isasagot natin dito, negative naman. Kasi po kanina sa ating example, puro positive. Ngayon, negative naman po tayo. May iba't ibang paraan din po ng pagsagot po ng negative. Halimbawa po, una, sinabi mo ay sumimasen chotto. Ibig sabihin nito ay pasensya na po. Sumimasen chotto, pasensya na po. Yung chotto po, siya yung magdadala na parang nag-aalangan ka or nahihiya ka kasi po ni-refuse mo yung pagpapaalam sa'yo. Ngayon po, halimbawa, dahil humindi ka kasi po ay pinagbabawal, prohibition po siya, sasabihin mo ay iye ike masen. Ibig sabihin, hindi po, hindi pwede. Or iye. Tapos, kukunin natin yung ating te form na ipinapaalam sa'yo, yung manigarilyo. So, te. Lalagyan natin siya ng wa. Ike masen. Iye. So, te wa ike masen. Ibig sabihin, hindi po. Hindi po pwedeng manigarilyo. Ngayon po, pwede nyo pong iduktong sa dulo nila kung ano yung dahilan mo. Kung bakit hindi pwede. Halimbawa po, dahil no smoking doon. Ang no smoking po ay kinen. Tapos, lagyan natin ang kasi. Kinen des kara. Ito yung lesson po rin natin dati na nagdadahilan tayo.
Sabi mo, iye sote wa ikimasen, kin endes kara. Hindi po pwedeng manigarilyo. No smoking po kasi. Pwede nyo rin pong itong dugtungan. Basahin po natin. Koko de tabako sote mo idas ka. Sumimasen choto iye ikimasen. Or iye sote wa ikimasen, kin endes kara. Pwede rin pong iye ikimasen, kin endes kara. Example pa po tayo, koko de shashin otorimas. Ibig sabihin, kukuha na picture dito. Ngayon po, gawin po natin itong pangingi ng permiso. Koko de shashin o. Yung torimas, kilalanin uli natin kung anong grupo siya, group 1, group 2, or group 3. Ito po ay group 1. Naka E-line. Tatanggalin natin siya. Ang kagrupo ng ri ay ichiri, ichirite. Kaya chisetsu at saka te form pa rin. Naging totte, totte. Plus mo ideska. Koko de shashino totte mo ideska. Ibig sabihin, pwede ubang kumuha or mag-take ng picture dito. Ngayon, kapag payag ka, pili na lang po tayo doon sa mga positive answer natin na payag tayo. Pwede nating sabihin, hai totte mo idesyo or ides. Ibig sabihin, opo, pwedeng mag-picture. Pwede rin po yung hi, ides yo, dozo. Marami pong pwedeng isagot. Ngayon, kapag hindi ka, pili na rin tayo doon. Dahil prohibition or pinagbabawal, sabihin mo na lang ay iye. Ike masen. Iye ikimasen. Ibig sabihin, hindi po pwede. Hindi po pwede or hindi po pwede or bawal po. Pwede niyong ilagay dito kung ano yung dahilan po ninyo. Basahin po natin. Koko de shashin o tote mo ides ka? Hai, tote mo ides yo? Or hai, tote mo ides? Iye ikemasen. Next example po natin ay koko ni suwarimas. Ibig sabihin, oo po dito. Pakitandaan po yung particle po natin. Kapag po kung saan tayo upong lugar, ang particle po natin doon ay particle ni. Nakafix na po yan. Gamitin po natin pangingi ng permiso. Koko ni. Ngayon, kilalanin natin ang suwarimas kung anong grupo. Group 1, group 2, or group 3. Ito po ay group 1 kasi E-line. Tanggalin po natin. Kopyahin po natin yung suwa. Yung ri po, ang kagrupo niya ay ichiri, ichirite, chisaitsu, at yung ating te form naging suwate. Dagdag natin yung mo, ides, ka. Koko ni suwate mo ides ka. Ibig sabihin, maaari po bang umupo dito or maupo dito? Ngayon sa pagsagot, pili na lang po ulit tayo doon sa ating positive answer. Halimbawa, sinabi mo, ides yo dozo. Ibig sabihin, oo. Oo, pwede po. Sige. Winay nyo na po siya. Sige. Ngayon po, kapag hindi naman, sumimasen. Choto. Ibig sabihin po, pasensya na po or sorry po. Ngayon po, tingnan nyo po yung isang paalam sa inyo. Kapag prohibition po siya, ang isasagot nyo po doon sa negative ay yung wa ikimasen. Yung verb te form wa ikimasen or yung iye ikimasen.
Ito pong sumimasenchoto, ito po ay ginagamit kapag hindi naman po ipinagbabawal or prohibition. Halimbawa, hindi ka lang pinayagan dahil may upong iba or kung ano paman. Basahin po natin. Kokoni suwate mo idas ka, e idasyo dozo. O kaya pag negative, sumimasenchoto. Ang next pattern po natin ay 1.A. Tinanggal po kasi natin yung ating kalang dito. Verb te formo ides. Ibig sabihin po nito ay maaari or pwede. Ito po yung hindi ka naman humingi ng permiso, sasabihin mo lang na pwede nilang gawin ang isang bagay. Basahin po natin ito, terebio mimas. Manonood ng TV. Gawin po natin siyang maaaring manood ng TV or pwedeng manood ng TV. Terebio. Ngayon, si Mimas, kilalanin natin. Anong grupo po siya? Group 1, group 2, or group 3? Ito po ay group 2. Kasama po siya sa special na naka-align sa group 2. Ang rules ni group 2, tanggalin lang ang mas. At magdagdag lang ng te, naging mite. Add na natin yung mo, ides. Basahin po natin, trebio mite mo ides. Maaring manood ng TV. Next po, impitso de kakimas. Kung naalala nyo po, yung particle natin sa tools, kung anong gagamitin natin, ay particle de. Ibig sabihin, magsusulat gamit ang lapis. Translate po natin sa maaaring magsulat gamit ang lapis. Impitso de. Yung kakimas, kilalanin natin kung anong grupo. Group 1, group 2, or group 3. Ito po ay group 1 kasi naka-e-line. Tanggalin po natin siya. Kopyahin yung ka. Yung ki, ang ipapalit sa kanya ay ki-ite. Ki-ite. I-te. Naging kaite. Add na natin yung mo-ides. Basahin po natin. Impitso de kaite mo-ides. Maari magsulat gamit ang lapis. Pattern number 2 na po tayo. Ang pattern number 2 po natin ay verb te form wa ikemasen. Malambot lang po yung ke. Wa ikemasen. Ito po ay kabaliktaran po ng sentence pattern natin sa 1.A. Kasi ang ibig sabihin nun ay maaari or pwede. Ito naman po ay hindi pwede or hindi maaari. Basahin po natin ito. This sentence pattern is used to express prohibition. Kung ano po nakalagay dito sa unahan na verb te form, bawal po nating gawin or hindi pwedeng gawin. Example po tayo. Osake o numimas, ibig sabihin iinom ng alak. Ngayon translate po natin siya sa hindi pwedeng uminom ng alak or hindi maaaring uminom ng alak. O sake. O. Ngayon, yung numimas, kilalanin natin kung anong grupo siya. Group 1, group 2, or group 3. Group 1. Kasi naka-e-line. Tatanggalin natin siya. Kopyahin natin yung no. Yung mi, ang grupo niya ay mi-bini. Mi-bininde. Sa inde natin siya ipapalit. Naging nonde. O sake o nonde. At dadagdag na natin yung wa ike masen. Basahin po natin. Osake o nonde wa ikimasen. Hindi pwedeng uminom ng alak. Yung verb te form wa ikimasen, ito po yung isa sa mga sagot natin kanina doon po sa paghingi ng permiso. Yung mayroong prohibition po na sinambit ako kanina, ito po yon. Itong pattern na po yun. Example pa po tayo. Koko ni Hairimas. Kung naalala nyo po si Hairimas, ang fixed particle natin doon ay particle ni. Pakitandaan po ulit. Ibig sabihin po niyan ay papasok dito. Ngayon po, gawin natin prohibition. Hindi pwedeng pumasok dito. Translate po natin. Koko ni. Ngayon si Hairimas,
Kikilalanin natin kung anong grupo po siya. Group 1, group 2, or group 3. Ito po ay group 1 kasi naka-E-line si Ri. Tanggalin natin siya. Sulat natin yung H-I, yung high. Yung Ri, kagrupo niya ay Ichiri, Ichirite. Kaya naging Haite. Plus, yung ating pattern na Wa, Ike, Masen. Basahin natin. Koko ni Haite wa ikimasen. Hindi pwedeng pumasok dito. Example po ulit tayo. Shashin o torimas. Ibig sabihin, kukuha ng picture. Translate po natin sa hindi pwedeng mag-picture o hindi pwedeng kumuha ng picture. Shashin o yung torimas natin, kilalanin natin kung anong grupo. Group 1, group 2, or group 3. Ito po ay group 1 kasi po E-line. Tanggalin po natin siya. Kopyahin natin yung to. Yung Ri po, kagrupo niya po ay Ichiri. Ichirite. Chisaitsu at ang ating Te form. Naging Tote. Lagyan na po natin yung ating pattern na Wa, Ike, Masen. Basahin po natin. Shashin no tote wa ikimasen. Hindi pwedeng mag-picture or hindi pwedeng mag-take ng picture. Ngayon, kapag sinabihan ka nito, shashin no tote wa ikimasen, pwede kang sumagot ng hi. Ibig sabihin, opo.